pagdating sa pagpapaganda at ang pagiging maarte, number one ako dyan. Tumatalas ang tenga ko, lumalaki ang maliit na mata ko, nagkakagulo ang aking brain cells. Kasi meron na naman tayong bagong beauty tip for women. Siguro pwede rin to sa mga lalaki. Ito lang po yun. Kamatis. Tomato, tomato. As we all know, talagang ito ay napaka masustansya sa atin. Makikita natin to lahat sa iba't ibang nating kutahin ng pagkain o ingredients sa pagluluto ng isang pagkain or meal. Ano kaya magagawa nito sa skin natin? Gusto ko siyang reviewin. Gagamitin ko siya as facial scrub and facial mask. Sa facial scrub, mayroon tayo, depende sa laki po ng kamatis, kung sobrang laki naman siya, we can cut it into half and then set aside the first half para sa facial scrub at saka yung second sa facial mask. Na paano natin gawin ang facial scrub? Yung kalahati, ilagay natin sa bowl, tapos lagyan natin ng sugar. Itong kamatis ay full of anti-oxidant with many health benefits. Sun protection at saka reduces dark spots. And then yung isa naman, meron tayong ginagamit na facial mask. Ang ingredient naman ng ginawa kong facial mask, syempre yung kamatis pa rin. And then at kinuha ko yung katas, tapos nilagyan ko ng 1 teaspoon honey and then 1 teaspoon milk. We need to mix everything until maging para siyang paste. So okay na siya. Ngayon, itong facial scrub, we can do this twice a week. Yung facial scrub ganun. If you're going to do your facial scrub in the morning and sa gabi, pwede nyo na rin gawin yung facial mask. How to apply facial scrub in the morning? Make sure before applying again anything on our face, be sure na yung skin po natin ay malinis. Ngayon, ilagay po natin yung kamatis with sugar on our face and rub it all over your face in a circular motion. Medyo daan-daan lang kasi may sugar po ito. Baka masaktan yung skin natin kasi hindi lahat ng sugar ay fine. Like our sugar, hindi naman po ganun ka-fine. So, daan-daan lang po ang pag-scrub sa face natin. Okay, and please include your neck. And then leave the tomato juice in your face for about 20 minutes. After 20 minutes, rinse your face with clean water and please no soap. Okay lang yan kahit walang soap. Hilamusan po lang natin ng tubig para andun pa rin po yung benefits ng kamatis sa skin natin. Okay lang yan. And then pat your face dry with towel. Ngayon, ano naman po yung sa gabi? At night, the same procedure. Make sure your face is clean before applying the facial mask. Yung kamatis with milk and honey. Gagamit po tayo ng brush, facial brush. Kung meron po kayong lumang brush sa face, kailangan malinis po na yun ang gagamitin natin tool to apply yung facial mask tayo. We need to apply it upward. Upward ang pag-apply natin ng ating facial mask. And again, don't forget your neck. Then sa akin, for me, I leave it overnight. Yung mask na nilagay ko, I leave it overnight. Okay lang kasi wala naman siyang chemical. I wanted to maximize yung benefits ng kamatis, milk at honey. So the following morning, I rinse off my face and then pat it dry again with towel. Pero in between, pwede rin po tayong halimbawa may mga kamatis tayo na pwede na nating halimbawa na medyo malapit na siyang mabulok. Instead na itapon, tingnan natin yung pwede pa natin magamit. And then, i-rub pa rin natin sa ating skin kahit wala ng sugar. So, that's it. Ganun yung skincare routine ko na gamit yung kamatis. Facial scrub at saka facial mask. Ngayon, ano yung results or yung effect niya? Sa totoo lang, ginamit ko siya
it tightens also my skin. At ang number one na nagustuhan ko sa Kamatis, lumambot. Lumambot yung skin ko. Lumambot talaga yung skin ko. Compared sa rice water, yung rice water, it really brightens my skin. Pero ito, hindi masyado. Wala yung brightening effect niya. Pero lumambot. Okay siya sa skin ko. Lumambot yung skin ko. Okay na ako. Yan yung aking review for the Kamatis. Please be reminded, ladies, that now we all have different types of skin. Whatever works for me, it doesn't mean it will work for you. Like mine, I have an oily skin. So, namimili rin talaga ako ng okay how much sa skin ko. And then second, oh my God. Saka there's no harm on trying, okay? Kung meron kang gustong, don't hesitate to try things. Like for example, if you want to try to put something in your face or on your face, make sure pwede mo rin naman siyang i-test gamit ang iyong kamay, yung backhand. You can put the whatever the chemicals or cream or oil or whatever you want to put or apply on your face, i-test mo muna siya dito sa skin mo, sa likod ng kamay. Pero sa akin, hindi pwede agad-agad diretso sa skin ko. Oh! My goodness, kailangan madaliin. Tumatakbo ang panahon, tumatakbo ang edad, whatever. Basta, sayang ang panahon. Total, Kamatis lang naman yan. Kamatis yan, napaka-nutritious ito, hindi na ako matatakot, diretso na sa aking face. Pero okay siya. Ito pa, ano pa ang dapat natin tandaan? If you want to achieve something, you have to work for it. Hindi naman porket nag-apply ka ngayon, gumamit ka ng anuman na gusto mo rin. For example, you want to have a beautiful skin, whiter skin, kailangan maging mapagpasensya tayo. Hintayin natin or gamitin muna natin for how many days or 1 week. Hindi naman siya. There's no such thing as magic. Okay? Pinagtatrabahuhan din po yun. Ano pa ang ating dapat tandaan? Baka naman po tayo sobrang pagpapaganda natin pero hindi naman po tayo umiinom ng tubig. We need enough water inside our body. Ano pa? Eat more fruits, more vegetable, and less carbo. Ano ba yung carbo? Ano pa? Kanin? Yun. Tsaka yung fatty foods. Favorite pa naman yung mga kabata ba? At tsaka chicharon ba? So, para mabawasan ang ating mga acne, pimples, umiwas tayo sa fatty foods. Paminsan-minsan, okay lang din yan. Hindi naman madalas tayong kumakain ng mga taba at chicharon, diba? Yun ang ating Kamatis. Napakaganda niyan sa skin. Nakakalambot siya ng skin. Tsaka medyo mamula-mula pa na. Yun, medyo mamula-mula yung skin. Okay? Ay! Before closing, I received package from one of my subscriber. Thank you so much, Chubby. Thank you so much for this. I'll be using this on my next video. Chubby, thanks so much for this. Yan po ang ating Kamatis. If you have any question, suggestion, or advice, please send it in comment below. And if you learned something, please hit like. And if you are new to my channel, please subscribe and share it as well. Thank you so much for watching and stay safe. Still keep on praying na sana matapos tayo dito sa pinagdadaanan. Ingat kayong lahat. Bye! Kita-kits!